Just like that. Wait. You got it. See these? There's suctions. So you should have done it before you put water in. Tara, magpainit tayo kasi may araw, may ino, init ba? Magpainit tayo para makakuha tayo ng vitamin D. Yung ginagawa ko, alam nyo ba na wala akong chinilas dito sa bahay? Totoo, wala akong chinilas dito. Kahit sa bahay, na hindi kasi ako nagchichinilas kapag nasa bahay lang ako. Pag lumalabas ako, pag maglalakad, nagpapaalam talaga ako yan. Walang linis yung aking kuko dahil simula nang dumating ako dito sa Amerika, never talaga akong nagpapamanicure. Kaya yun, ako lang nagkakat ng aking kuko dahil pag nagpamanicure ka dito, ang mahal. Kaya hindi na kailangan ang manicure. So yan, nagpapaalang ako palagi dito, naglalakad sa grass yan. Lalakad tayo sa grass. Kasi maganda din daw kasi pag nakapaa ka lang dahil nagka-grounding ka din. Ay, ang daming bird ko. Nasaan na ba sila? Ang ingay. Ang ingay ng mga bird. So yan, kung may backyard kayo, kahit maliit lang sa backyard nyo, maglakad-lakad kayo na nakapaa dahil ba? So, ang grounding, maganda din yan sa katawan. Nakakaalis daw yan ng... Oh, yan, nakakatanggal siya ng radiation sa katawan ang maglakad ng walang chinelas, nag-grounding ba? Lalo na yung mga palaging nag tawag niyan, palaging nag ano ng gadget, maraming radiation sa katawan. So, kahit everyday mag-ano ka lang sa labas, maglakad-lakad na naka-ground. Meron na tayong bird feeder, so kailangan na naman nila ng bird bath. Yan, sisit up natin. In order lang namin yan sa online. Yan yung ating bird. Is it plastic? Yes. Oh, really? I thought it's a metal. Looks like metal. I'm inside the pool, okay? No, I'm not getting my pants wet. You did yesterday. I'm not. Okay, okay. I'm gonna clean. Hey, is that little net in there? No, I don't know. Oh, it's on top of the ladder. I can see it on the blue part. He's going to swim. Okay, how to assemble. Just easy. We're gonna set up the bird bath. Get the hook. It's already working. I know, because that's a solar. There's no water, huh? No. That's not level. Let's put it right here. Yeah, that's level. Ma, can I borrow the hose? Yeah, I'm going to. So that's good. Let me see. Oh, just like that? Wait. You got it. See these? There's suctions. So you should have done that before you put water in. Don't push too much because you're gonna ruin the... No, don't push over here because that's the sensitive area. Pastilan lagi ang mga expert. The bird still eating? I don't know. I didn't see the bird yet.
That's all right. Oh, why it's like that? Because it's not good on good, that's all. Should be like that. Oh, there. So there, yan yung aming bird bath with fountain. And then, nas yan, may fountain bird bath na tayo. At nakumakain na sila di. Yan yung ano bird feeder. Kinakain na nila. Tapos magligo-ligo na sila dyan. May bird na. Kain na siya sa aming bird feeder. Ligo na siya sa ano, swimming pool. Hindi pa napuno. Pinlalagyan pa lang ng tubig. Ayan, magsasain na tayo. At hugasan mga natin itong ating bigas. Yan. Ako, hindi ako gumagamit ng tubig. Yung pang sabaw ba? May chlorine daw yan. So, may chlorine siya. So, hindi ako gumagamit ng direct sa faucet na pang sabaw ko sa aking mga sa aking sinaing. Nag-ano ako ng naglalagay ako ng tubig overnight sa galon. So, tapos ito yung gagamitin ko pang sabaw. At least daw, pag inano muna ng overnight or 24 hours na nakalaba, nakasingaw ba yung to, ano, na evaporate na daw yung chlorine. Yun yung mga sabi nila. So, wala namang mawawala kung susundin din natin. Kasi yun nga. So, yun. Dito ako. Ganyan yung aking ginagamit. Kasi mahal naman kung ano din ang gagamitin mo. Yung tawag yan. Mineral water. Mahal din. Kaya ganyan na lang ginagawa ko. Nag-ano ko ng tubig overnight. So, yun yung ginagamit ko pang sabaw sa aking mga niluluto or sinaing. Yan. Magluluto ako ng atay calf liver ng calf. Beef liver ba siya? Kakain din daw tayo ng atay paminsan-minsan para sa ating iron. Yan. Magluluto na naman tayo ng tanghalian. Pinunghin na lang natin. So yan, lagyan ko lang ng onion. Igisal ko lang. Oh, parang adobo ba? Tawag yan. Yan, ito pa yung aking onion na galing sa dumpster. Naglunas pa rin sila. Na marami pa din ako doon. Hindi pa sila napaano kasi nga eh. Inano ko siya. Nakahangin. So yun. May nagtatanong kung nasaan na daw yung mga pinagda-dumpster ko. Dumpster, nga, yung mga pinag, yung mga dumpster, paano ba yan? Ang hirap talaga mag-Tagalog. Nahirapan ako mag-Tagalog, nahirapan ako mag-English. Ano ba talaga? Bisaya na lang kasi. Ang dali-dali ng Bisaya. So yun, may nagtatanong kung mayroon pa ba daw akong stock na galing sa dumpster. Wala na akong, yung stock ko na lang is yung naka-prosy na banana. Mag-shake ako mamaya. Tapos, ito onions. At saka yung garlic na pinrosin ko. Wala na akong stock kasi hindi man na, pag may nakuha ako sa dumpster, lalo na pag mga fresh, talagang binibigay ko yan, sinishare ko. So, yung mga sinib ko lang yung mga pwedeng iprosin. So, yun. May naka-prosin din akong may kuha lang ng matatong garlic na ito. Hindi ito prosin. Nabili ko to sa ano kasi naka-sale naman siya, naka-on sale. So, why not? Grab na natin yung mga naka-on sale. Bira lang din ako bumibili ng bumibili yung pag hindi naka-sale. Pwede na lang kung talagang kailangan na kailangan mo ba. So, yun. Bibihin mo. Pero kung tulad ng ano, na matagal masira, kung nakasale, bibili na ako ng mga ganyan. So, yun. Napaiyak ako dito sa onion na to, ah. So, wala na akong, wala nang stop na galing sa ano,
yung mga chocolate, pinadala ko na rin nandun na. Ewan ko, nasaan na yung box, natanggong na sa somewhere else. Kaya nag-lockdown man nga. Natanggong na yung aking, ano, nung last month ko pa yung pinadala. Ewan ko, nasaan na nakarating yung box na yun. Baka nag-melt na yung aking, yung chocolate na pinadala, ano, nakuha ko sa dumpster. Baka nag-melt na yun, kung nasaan na yun, na-stuck. Ayan, gisahin lang natin. Gisahin ko lang to, tapos parang ano lang siya, adobo na ano, ang tawag yan, atay. Ayan, mukhang luto na ang ating, ayan na yung ating liver, luto na. Okay na pahitas na para sa mga bata dahil hindi na nga sila nakain ng liver, so ito yung sa kanila. Init ulam siya. Yan naman ang mashed potato kasi yan yung gusto nila. Hello mga palangga, kumusta na kayo? Good morning. Sasagutin ko lang yung isang tanong kung taga saan daw ako sa Pilipinas. Nakabase ako sa Davao, munting bahay ako, may bahay kubo ako sa Davao, doon ako nakabase. Pero kung kahit saan ako nakatira dati nakatira ako sa Bohol, sa Bohol, Panghagban, doon ako nakatira dati nung maliit pa ako. Tapos nung nag-elementary naman ako, nagpunta ako ng, dinala ako doon sa Agusan del Sur, Del Monte. Doon ako nag-elementary. Doon ako graduate ng elementary sa Del Monte, Agusan del Sur. Tapos, napadpad naman uli ako ng Maynila. So, sa Maynila ako nag-high school. Tapos, yun, bumalik ako ng Davao. So, sa Davao na ako naka-base. Pag umuwi ako, sa Davao na ako dumidiretso kasi nandoon nga yung aking munting kubo. Doon na ako nakabase. So yun yung mga yun yung sagot ko sa mga nagtanong kung sa tagasan ako sa Pilipinas. Bisayang dako ni. Magsha-shoutout na tayo. Shoutout kay Venice, Ira Nufabul, Nancy Villaflor, Channel Jam Lasurna ng Maasin City, Beth Rafaela. Daghang salamat, maraming salamat sa panonood. Kung bago ka pa lang sa channel na to, don't forget to click the subscribe button. Thank you for watching. Bye-bye.